Hello, what's up sa inyo mga ka-Sir Pops, madam? Bago simulan tong aking unang vlog, no? Nais ko muna magpasalamat sa aking pamilya, mga kaibigan na patuloy sumusuporta sa aking mga kahiligan at binigyan ako ng lakas at inspirasyon at confidence na may sagawa kong aking pangarap na maging car vlogger. Dito sa channel na to na HuskyT.V, bilang panimula ng aking vlog, nais ko lang magbigay sa inyo ng kwento regarding sa aming sasakyan na si Husky. At pagtapos ng aking kwento, magkakaroon tayo ng tatlong tinatawag na car check. Ay una, ang exterior. Pangalawa ay ang interior. At pangatlo, ang engine bay. Tara, samahan niyo ako malaman ng aking kwento sa sasakyang ito at kung bakit sinimulan ko ang pagbablog na ito. At kung ano-ano na ba yung mga nagawa naming upgrades sa aming 1996 Toyota Tamaraw FX sa si Husky. So yun mga Sir Pops, nandito tayo sa ground floor ng SM Marikina kung saan nandito sa likod natin si Husky. Si Husky ay isang Toyota Tamaraw FX 1996 model GL variant 1.87K gas. Nabili namin siya no year 2015, August 15. Bakit nga ba namin kinuha itong si Husky? Bali ang naging story nito, meron kasi kami dating Tamaraw FX na pagmamayari ng tito ko na pinamamasada ng aking tatay na si Danilo Aquino. Kundi dahil sa kanya, di ako mapapamahal sa mga ganitong sasakyan na tulad nito ni Husky. Nais kong sabihin na mahal kita pa at mama. Maraming salamat sa mga suporta na binibigay nyo sa akin. Lalo na nung dumating sa atin si Husky sa buhay natin. Kasi kami dati, yung papa ko ay namamasada ng FX noon, way back 2000. Alam naman natin, nung mga panahon na yun ay sikat na sikat tong mga Tamaraw FX sa pamamasada. Yun ah, so nabili namin noon si Husky na worth 60K. Yung 60K na yun, talagang hindi mo masasabing madali at hindi mo kagarang magagamit kasi ang dami niyang komplikasyon noon. At buti na lang si papa ko talagang maalam talaga sa sasakyan. Ano, talagang siya na yung nag-check, siya na yung nag-ano. Hanggang doon sa natawaran namin ang 60, ang 60 lang talaga na usapan. Dapat ano yan eh, kakamali yung nakapost doon sa Facebook sa marketplace is 80,000. Sabi ko kay papa na tingnan natin na ganyan-ganyan. Yun, hanggang sa natawaran namin ng 60,000 kasi ang daming gagawin talaga, promise. So ayun, na unti-unti namin ayusin, tumutulong ako kay papa noon. Talagang tinuturuan na talaga niya mag-mekaniko, hindi lang sa ano, sa pagkakahilig ko ng sasakyan. Dapat ang lagi niyang sinasabi sa akin, dapat alam mo din kung paano gumagana at kung paano ayusin yung mga bagay-bagay na to at anong kung ano yung mga tawag sa mga ganitong parts ng makina, ng pang-ilalim, ng paloob at palabas ng ano ng sasakyan. May alam naman ako pero hindi ganun ka-expert, hindi ganun ka-alam ng katulad ng kay papa ko. Kung ano lang yung alam ko, yun lang din yung sinasabi ko, nakikita ko yun. So on, dumating yung 2016, 17, 18, doon namin nauunti-unti si Husky. Kahit papano, nausad namin na napagawa namin yung aircon, nagpa-tint kami, napalitan namin siya kagad ng sapatos, na galing din kay Tito Louie. Ay, yung mags pala na yun, ito. Yan, yung sa galing Mitsubishi Lancer EX. Yan sana ikakabit doon kay Ses Del Caso na ibenta ni Tito ko. So, wala namang sasakyan si Tito ko noon na 5 holes. Kaya, sa ano, sa amin na lang pinasalpak. Kumbaga, nilambing din ni Papa ko. Hanggang sa, ano, dumating kami sa part na nag-withdraw noon si Papa doon sa bangko sa Concepcion, yung tapat ng Macdo, BPI ata yun, yung bangkong yun.
Doon kami nakakita ng poging FX talaga. As in, shout out kay Sir Boss Amo, Johnny Suyom Chua. Para doon sa FX niya na napaka-linis talaga tingnan na naka-mate blue na black. Tapos nakita namin yung sticker na to, yung grupo Tamaraw FX. Hanggang sa sinerch ko yung grupong yon sa Facebook at nakita ko lumabas nga, nag-join kami ng papa ko. At nagpapasalamat ako nung nag-post ako noon na sabi ko thank you for accepting me, ganyan-ganyan doon sa grupong yon. Kasi yung grupo dati ng FX, maluwag pa, wala pa yung approval na ganun-ganun. Masyadong maraming members yung grupong yon at maraming masyadong hindi active. Kumbaga, nag-cleansing yung grupong Tamaraw FX, tinanggal yung mga di na active, yung kahit sabi mo di na active, basta ano, kung gusto mo pa rin sumali sa mga gig, sa mga ano nila, welcome na welcome ka kahit wala ka ng FX talaga. As long as naging parte ka ng pamilya nila. Actually, hindi talaga sila car club eh. Yung grupong Tamaraw FX, yung grupo, hindi talaga siya actually na grupo, kundi isa siyang malaking pamilya ng mga ari ng Tamaraw FX. Hindi mo akalain na kapag sumali ka dun sa grupong yon, di mo mararamdaman na iba ka, na hindi ka nila papansinin, yung mga ganon-ganon. Kasi napansin ko din eh sa mga ibang car club na may ganon-ganon. Dito sa grupong ito, walang discrimination kung ano man tsura na sasakyan mo, kung ano man kondisyon na sasakyan mo, baliwala sa kanila yon. Ang mahalaga yung pakikisama mo dun sa tao at yung respeto na binibigay mo sa kanila. At yan yung matatawag talaga na literal na pamilya. Hanggang ayon sa nag-post ako, di ko in-welcome kami ng papa ko, di ko ine-expect. Bali, ito yung picture namin noon. Eh syempre, gusto ko din na mapabilang sa grupong yon kasi talagang nasisiyahan ako kasi talagang FX na FX talagang hilig ko. Tamaraw FX. Ayon, sa awa naman ni Lord, napansin nila yung ano namin, request namin, nag-send naman kami ng mga requirements. Yung mga baguhan na kami, ayun, natulungan nila kami kung paano talagang yung gagabayan ka talaga yung pamilyang yon na hindi lang magpaganda ng sasayan, magpa-inspired, kundi sa mga times na nagkaroon ka ng problema, kung kailangan mo ng tulong, nandyan yung pamilyang grupo Tamaraw FX, handang sumagot sa'yo kung sino man yung available, kung sino man yung malapit sa area na ganito. Matik na tulungan talaga yung pamilyang yun. At hindi namin naramdaman ni Papa na iba kami noon, na talagang as a newbie talaga kami sa grupong yun, na kala namin di kami papansinin nung first attend namin ng EB noon year 2016. Sakto si Sir Jomar Chan, shoutout po sa inyo Sir. Maraming salamat po sa t-shirt na binigay nyo at sa mga stickers ng grupo. Doon talaga namin na feel ni Papa na welcome talaga kami. Tapos yan na yung mga ibang admins na si Sir Easy at si Tatay Mong. Kahit hindi pag masyadong kagandahan yung si Husky namin noon, kahit ganyan pa lang yung itsura, yun. Talagang hindi ka talaga naiba sa kanila. Kaya big shout out sa pamilya ko sa GTFX, Grupo Tamaraw FX. Solid po. Balis, ano, shinare ko lang talaga para kahit papano, alam nyo yung background, bakit mahal na mahal ko yung FX, kung bakit mahal na mahal ko tong si Husky. Kasi maraming nagtatanong sa akin, bakit puro daw ako FX lands, mga ganyan, mga sinasabi sa akin ng mga kaklase ko. Kasi panay talaga ako po sa Facebook, sa Instagram, na to si Husky, lagi kong pinopost. Minsan, hindi maiwasan yung mga biruan na hindi maganda, kahit nakaka-hurt, pero okay lang, parte ng buhay yan. Ang malaga, wag lang natin seryosohin at maging magpakumbaba tayo palagi at be humble sa kung anumang meron tayo ngayon na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Papasok na itong ano natin, car check na tinatawag natin. Kumbaga natapos na tayo doon sa part na historical nung sasakyan, relasyon niya doon sa may-ari, mga ganun-ganun. So yun, ito nga po pala si Husky, no? Ito na yung itsura niya. At ito yung dati niya itsura. Yan. Yan. Bali, konti pa lang naman yung nababago namin. Umpisa tayo sa exterior, mga Sir Pops Madam. Sa harapan po tayo, no? So, kung makikita nyo to, tong green na to, tong mahabang to,
Ito ang tawag, tinatawag nating horizontal na kung sa ano natin, yung pahiga. Kumbaga, itong ganitong grill is rare na po yan. Kasi lumabas lang siyang grill na yan sa variant na Tamaraw FX GL pero sa pang 5K. Kasi yung pang 7K na grill is patayo po. At ito yung itsura niya. Ting! Yan. Tapos, tong chin na to, tong bumper chin na to, super special credits yan, yung bumper chin na yan kay Sir Easy 82 yan, tong idea na tong chin na to, at sa pagkagawa nito, shoutout kay Tatang Romel ng Garage RR69, yan, yung pagkagawa ng chin na yan, yan dagdag pogi din yan sa mga Tamaraw FX. Kung matatanong nyo, tong chin na to, kung saan ba galing to, galing din to sa Tamaraw FX, pero yung kung makikita nyo yung standard na FX, yan, makikita nyo sa screen, yan. Yung sa ibaba nyan, binaliktad lang. Kumbaga ito kasing bumper na to, ito yung GL bumper na tinatawag. Tapos, yun yung nasa picture, yun yung tinatawag na standard, tsaka deluxe na variant. Tapos itong chin na to, yung sa baba na yan, yung bumper nun, binaliktad lang. Kumbaga ito, itong naka-ano na to, nakaangat to dun sa standard. Pero ginawa nila Sir Easy, ayan, binaba nila yan. Ginawa talagang nilang forte talaga at sukat na sukat sa buong bumper ng GL variant na FX. At kung makikita nyo pa, dagdag lang, itong headlight namin na to, ang tawag po dyan, sa mga hindi po nakakalam, ang tawag po dyan ay clear headlight, clear lens. Depo brand lang po ito. Kung nilabas ang ganito na Toyota na talagang ano, na talagang galing sa ano talaga market nila. Kumbaga, ano lang to, parang kumbaga sa replacement, ito, mas pinasosyal pa. Tapos, ang storya nito, yung headlight na yan, itong crystal headlight na yan, yung clear. Tapos, itong corner lamp namin, yung stock ng mugs ng FX, ito, nasa picture. Yan. Binenta namin yan dati, nung nakuha namin to si Husky. Binenta namin yon sa kakilala ni Papa na tropa niya. Shoutout kay Kuya Dandan na nagreto na may bumili ng mugs ng FX namin with tires noon sa halagang 5,000. So ayun, binili namin, tumakbo kagad kami sa Banawe, sa QC, yan. Binili kagad namin tong crystal headlight sa corner lamp at yung taillight niya sa likod. Pero mamaya ko na ipapakita yon. Pero ito, tong cheek light na to, galing to sa Honda ESI, yan. Shoutout kay tatay mong na freebies niya lang to na ano, binigay sa amin ni Papa nung dumalo kami sa kanya. Napaka laking tulong tatay mong at maraming salamat po. At doon ulit sa nagkabit si ano, Tatang Romel ng Garage RR69. Grabe. Yan. At dumango naman tayo dito sa ano no, mugs and tires ni Husky. Shout out kay Sir Pops, Jojo Santillan ng GTFX na katrabaho din po ni Papa. Shout out po sa inyo, sir. Maraming salamat sa mugs na ito, na itong mugs na ito ay galing sa 2000 model na Revo, na kung hindi ako nagkakamali, GSX ata or BX200 na 2000 model yung mugs na yan. Yan guitar pala na nakakabit kay Husky, anangkang 195x50, low profile tires, tapos R15. Yan po yung sukat ng gulong niya. At pasensya nyo na po, disclaimer, kasi ganito pa lang yung itsura ni Husky. Hindi pa siya yung ganun kagwapo, pero itong FX na to, maraming pangarap yan. At marami kaming pangarap na magtatay at magkapamilya dyan sa sasakyan na yan. At balang araw, sana pala rin na makatapos na ako ng pag-aaral. By the way, second year college na po ako, studyante pa lang naman po ako, wala po akong pinagkakakitaan, disclaimer lang po. Kung ano lang po yung baon na binibigay sa akin dati nila mama at papa nung high school ako, inipon ko po yun, yung iba po. Pero nakapokus po ako dun sa
bisikleta noon kasi na-addict din ako sa pagbabike noon. Yung mga parts, mga ganun. Nawala yung toka ko kay Husky noon. Kaya ito, ganito pa rin yung itsura niya. Yeah. So, punta tayo dito sa side mirror niya. Ito palang side mirror niya ay galing sa Isuzu Highlander. Ito, yung kwento na salamin na to, nagkakalaga siya ng 700 before. Malapit doon sa school namin kasi may bilian ng mga car parts doon. Eksakto, itong nakita ko kasi yung side mirror namin na original no, na Tamaraw FX, naglulus na. Talagang kapag umaandar ka, tapos nanginan, parang pumapalakpak na din. Ayos ka ng ganun. So, nung nagkapera ako, ito, binili ko to. Yan, side mirror, pang Isuzu Highlander. Kasya naman siya, ito lang naman yung kakabit. Dito sa pinaglumaan ng kabitan ng ano, ng side mirror ng Tamaraw FX. Pero ito yung bakas na dati. So yun o, dito naman tayo sa likod. Kung makikita nyo, ito si Husky, yan. Ito yung karugtong nung ano niya, nung headlight niya na crystal, tsaka yung corner lamp. Bali yung corner lamp pala namin, nanilaw na. Kaya pininturaan namin ng boss ni na Yamaha Orange. Tapos ayun, para kahit papaano maging presentable pa rin siya. Yun yung muna pansamantala habang wala pa yung natitipuan kong pamalit na clear crystal talaga na corner lamp. So ito, ang tawag dito sa taillight na to ay Lexus type taillight. Pero ang ginawa namin dito, ito kasi dati crystal to, talagang asin na chrome yan. Pero initim na lang namin ni AirPod kasi yung crystal niya, ay yung chrome niya nagbabakbak na. So ang pangit ang tingnan, kaya ginawa na lang namin, binaklas namin, tapos binugan ng primer, tapos nilihab, binugan ng primer, tapos binugan ng spray paint na itim, yan. Tapos dito, yan yung tambochong yan. Shoutout kay Sir Jonathan Pritos sa tambocho na to, tong HKS na muffler. Yan. Bali, napakamura lang ng bigay ni Sir Pritos dyan. At maraming salamat po, Sir Jonathan, sa napakagandang tambocho na to na naikabit kay Husky. Thank you po. At kung mapapansin nyo, no, sa taas, may nakalagay na roof box kay Husky. Ang brand po niyan ay Tule. Itong kwento na itong roof box na to, nagpapasalamat ako dahil doon sa kaibigan ni Papa na kakumpare niya na binigay na lang sa amin to. Opo, libre po nakamit ni Husky yung pangarap niyang roof box, no? Kasi talagang ang ganda din talaga ng purpose ng roof box, kasi ang roof box, ang purpose niyan, talaga lagayan talaga ng gamit. Kami, nilig kami umuwi ng probinsya at talagang siksikan kami sa loob. Ito, yan talaga ang pinaka the best na binigay na regalo kay Husky. Maraming salamat po, Tito Jerry, doon sa paroof box ni Husky. Napakagwapo po, maraming salamat po. Yan, thank you. So yun, no, tapos na tayo sa sa check ng exterior ni Husky. Punta naman tayo sa interior. Tara. At dito naman tayo sa interior, no. Disclaimer ulit, hindi ganun kaganda ng panloob at panlabas ni Husky, pero gusto ko lang i-share sa inyo kung anong meron sa kanya, yung mga kung ano man, anik-anik naman na yung kabit namin sa kanya. Ayan. Katulad nitong Momo steering wheel na 4 spokes, Shopee racing lang po yan. Tapos itong front seat namin, bigay lang din po sa amin yan, kaya sinasabi ko napakaswerte talaga ni Husky kasi ang daming nagbibigay sa kanya ng mga parts na sakto sa kanya, na kahit sabihin mong hindi pang orig, hindi pang Toyota, meron siya at usable, at hindi pa naman siya ganong talagang usable pa talaga siya. Tulad nito, shoutout po kay Kuya Teo na binigay sa amin tong upuan. To, napakaganda. Talagang ito na talagang ginamit namin. Tinanggal na namin yung orig na upuan ng pang-effects na yung mahaba, tapos yung makapal. Single seat na po namin.
Kasi wala naman na po masyadong umuupo sa harap na hindi katulad na pang masada ng FX noon. Tapos ito, itong sandalan ito, galing po yan sa una naming FX. Ito na lang po yung remembrance ko kay Sesdel. Yan. Ito na lang po yung tanging naitago ko sa kanya. So, kahit po, kahit sabihin mong wala na siya, may memories ko pa rin sa kanya kahit pa paano. Kasi ito yung matagal nang ginagamit din ni Papa na sandalan. Talagang pag ginagamit niya si Husky, talagang walang talagang kasakit-sakit sa likod kahit mahaba yung biyahe nyo. At kung makikita nyo, ito po yung ano niya, yung head unit niya. Pioneer lang po yan na wala po siyang Bluetooth, pero may auxiliary po, tapos CD yan, tapos USB yan lang po. Tapos ito yung charging point niya ni Husky, tapos may voltmeter na din pong kasama yan. Ito po, papakita ko po sa inyo. Sindi natin. Yan. So, yun po no, dito naman po tayo sa pedals. Itong pedals ito, Shopee Racing lang din po yan. Murang alaga lang din po na kuha yan. Tapos ito, shoutout kay Sir Don Pax, kabigay sa amin ng ano, magandang console box. Ito kasi yung console box nito, ano, pang effects talaga na sinadya, na sukat na sukat. Itong sa amin kasi, hindi na kasi original yung aircon niya. Ito na kasi yung aircon niya. Yung stock ng aircon ng FX, yung mataba pa dito, yung kasya talaga dito. Yan. Pero kahit ganun pa man, nagagamit namin at usable siya at may lalagyan na ng gamot. Yan. Pag masakit ang ulo, lams na. Ito yung sa pang middle seat ni Husky. Hindi na din po siya original, disclaimer lang po. Ito na po siya. Yan. Pang VIP po ang nakabit. Bali, galing siyang Toyota Previa na pasok na talagang ano, na kinabit po namin yan ni Papa. Shoutout kay Papa ko na nagkabit na ito. Ito, yung gumawa ng sariling bracket sa flooring, yan. Ito, may kasamang armrest, yan. Para komportable talaga yung pasahero namin, yan. Tapos may lalagyan na ng bote, yan, nasasandal din yan. At sakto lang din yung sa likod. Yan, dito sa may tambol ng ano, ng original ng FX. Ito, galing Toyota Previa. Sukat naman po siya. Kung may balak po kayo magpalit ng upuan, no? Ng katulad ng kay Husky, may masasabi lang po sa inyo, talagang ano po siya, itong tambol namin dito, yan kung makikita nyo, may putol po yan. Pero hindi naman na po kasi magagamit yan, kasi ito na lang po yung magagamit niya, yung pansandalan yan. Kumbaga, konektado lang silang dalawa doon. Yan. Yun lang, pinutol lang namin kasi may higaan naman dito na gumagana naman to. Yan, yan ah, gumagana lang po. Yan. At yun no, sa ano naman, aircon ni Husky na panggit na. Hindi na din siya orig ng pang Tamaraw FX. Kasi yung orig ng Tamaraw FX, yun nandito, yung dual aircon. Pinalitan na namin kasi sobrang nahinaan talaga kami sa binubugan niyang hangin at lamig. So tinanggal na namin doon, pati yung motor doon sa likod. Ito yung pinalit namin, yung Yokohama na blower ng aircon. Alam ko sa mga namamasada dati ng FX, gamit na gamit to at sulit na sulit yung bayad ng pasahero kasi sa sobrang lamig na binubugan nito. Pero ang masama lang doon, kapag nasa harapan ka, nasa tabi ka na fiber, posibleng makain tong buhok. Buhok nyo. Yan po yung motor po na yan. Ewan ko kung bakit walang takip yan, pero may alam ko may takip po yan. Pero yung mga panahon po kasi ng mga namamasada pa yung FX, yan. Ang dami po nadadali dito. Kung sino mo makapanood po nito at makaka-relate, kamusta na po kayo? yun lang. Tapos check naman natin kung ano meron sa likod. Tara. Dito sa likod, makikita nyo yung upuan na stock ng FX. Tapos ilagay kami ng subwoofer ni Papa. Ayan, speaker. Ayan, pamboses. Kahit papano kapag bumubiyahe, konting trail at may konting tugstugan.
Pero pang ano lang naman namin to, talagang kasiyahan namin ang musika ni Papa at na aming pamilya. Regarding dito sa subwoofer namin, itong stock ng GL ng upuan ng panlikod ng FX, bali kinat po yan ito. Talagang sinukat po talaga sa box ng subwoofer po namin yan. At shoutout po ulit kay Tatang Romel na gumawa po niyan ng nag-cut, nasukat na sukat po dito sa upuan namin na to. Yan. Para kahit papano, kahit may subwoofer ka, hindi mo matatanggal to. Bali may capacity ka pa din na pwedeng magsakay ng pasahero na hindi ka mapagkandungan doon sa gitna o sa harap, may maupuan pa rin dito sa likod. Yan. Big shout out kay tatay mong na nakapag-isip ng ganitong idea. Kasi sinabihan kami ni tatay mong na pag nagkaroon daw kami ng subwoofer ni papa at ng speaker, din daw namin kay Tatang Romen sa garage RR69, pa-cut daw namin yon at alam na ni tatang yon. At ayun, ito na naging kalabasan niya. Talagang perfect na perfect. Kaya naangat mo pa yan, yan. Naangat mo pa yan at natitiklop mo pa. Pero ganyan na po yan naka, sa amin nakaganyan na kasi ginagamit pang upuan ng mga pasahero namin. Yan. At bago magtapos ang video nito, diba sinabi ko kanina tatlo i-check natin. Di ko muna may papakita sa inyo yung engine bay ni Husky kasi hindi siya ganun ka-presentable na pang makita, pero bibigyan ko na lang kayo ng picture kung ano yung itsura ng engine bay ni Husky. Medyo magulo pansit, alam nyo na. Nais ko lang po mag shoutout sa taong malalapit sa amin at mahal namin sa buhay. Shoutout po, big shoutout sa kapamilya ko dyan sa grupo Tamaraw FX na binubuo ng admins na sila Sir Easy, Ma'am Bell, Sir Jomar dyan, tapos si Tatay Mong, Sir Jason Repran, Mark Angeles, Sir Jean Castro, Sir Robin Bautista, at yung mga moderators natin na sila John Permangas at Sir Aner Mariano. Yan, maraming salamat po. Tapos sa grupo Toyota Scott Lights, kung kailangan nyo ng maliwanag na ilaw, PM nyo lang po si John Fer Mangaha sa Facebook o punta po kayo sa page nila na Chikot Lights. Yan, popost ko po dito sa screen. Dencho Auto Supply, kung kailangan nyo ng parts ng Tamaraw FX ninyo, PM nyo lang po din siya sa page niya. Dencho Auto Supply, search nyo lang po sa Facebook. PM mo si Renchua sa mga Revo Parts naman po siya, sa mga Toyota Tamaraw FX Revo Parts. At PM nyo lang po, baka may mga iba pa po siyang variant ng sasakyan na kailangan ng mga piyasa-piyasa, baka meron po siyang available. Shoutout din po kay Gizmo Shop, tapos kay Sir St. Pio, Sir St. Pio Aircon, TKCP. Yan, since day one solid, hindi na namin tinanggal kay Husky to. Yan, Toyota Kijang Philippines. Yan, na binubuo nila Sir James Go. Yan, nais ko din magpasalamat sa aking pamilya na sumusuporta sa buong pamaganakan. Mga kaibigan, maraming maraming salamat sa panonood ng aking video, lalo-lalo na sa mga pamilya ko dyan sa Aquino, Budol, Budumo at sa Antimano, at last not but the least sa girlfriend ko. Ayan. Maraming salamat baby sa pag-support at pagbigay mo ng confidence sa akin para magawa tong video. At dun sa mga kaibigan natin, kasi nag-post po ako sa Facebook na talagang 2018 ko pa gusto mag-video at mag-vlog-vlog. Pero nawawalan lang po talaga ako ng self-confidence. Pero ayan, nagawa na po natin sa tulong po nila at sa pag-inspire ng aking girlfriend na tsaka ako na po i-re-reveal. Ayun, maraming salamat ulit sa panonood sa aking channel. God bless, God speed, at ingat palagi. Peace.